isang araw kasi nakakuha ulit dito ng isa pa. So, ganito rin kalakay. Siguro kapatid to. Tago ng sulok na ni sulok. Thank you.
Siguro kaya siya pumasok dito sa aking bahay. Sa aming bahay kasi sobrang yung lakas ng ulan. Ngayon, siguro ginigoy daw siya mga kakulyo. O makikita niya ang lakas ng ulan. Kaya siguro pumasok siya dito sa aking bahay. Ito. Siguro maginaw. Maginaw sa labas. Medyo may pagka-wild siya. Nanunugod. Delikado po niya mga ganyan pagka lalo sa mga bata. Kailangan lagi niyong babantayan ng mga anak kasi siyempre naulan ang mga ganitong hayop katulad nitong ahas na delikado ay ano makapasok sa inyong mga bahay. Tapos baka matapakan o mapaglaruan ng yung mga anak makagat, kaya kailangan po laging babantayan ng mga bata. Kaya po siguro ito pumasok dito sa loob ng bahay kasi sobra po ang lakas ng ulan. Yan, kung makikita nyo, malakas po ang ulan. Yan. Medyo malakas din po ang hangin kasi may bagyo. Kaya siguro kumanap siya ng masusulungan. Ito pong ganito ay ganitong hayop delikado sa mga anak po natin, sa mga bata. Kailangan po nating bantayan lagi ang ating mga anak kasi baka makapasok sa mga bahay-bahay talaga natin tapos mapaglaro ng mga anak natin o kaya may matapakan nila, makagat pa po. Napakadelikado po niyan. Kahit po sabihin natin na maliit, may kamandag pa rin po sigurado ito. Yan, palabas na siya ng bahay. Oh. Ito po kasi yung bahay ko, hindi pa po ito tapos. Napatigil kasi gawa ng walang budget.